Okay, bago lahat. Sino mo batang 80s at saka batang 90s? Alam nyo yan? Mahaya! Mahaya! Ano ba yun? Mimosa Putica. Eh? Sino nakapaglaro ng mahaya? Eh, marami kong kayo na. Eh, ito, ano to, ano to? Yan, naalala niya. Joke na! Huwag alam nila yun! Ito, ano to? 5! Ngayon wala na 5 yata ngayon sa Pilipinas, ano? 5 piso na, amen! Tawag dito Throwback Friday. Eto ano to? Game and Watch. Hoy, alam kita! Hindi game mo yan, Game and Watch? Ito yung wala pang Game Boy, wala pang PSP. Yung pa lang yung nilalaro natin noon. Pero wala akong yan. Paglabas ng school, sa papayag kang piso, naalala niyo yun? Mahal kaya yan. Amen? Eto, eto. Sino naglagay nito? Marami ng tawa. Eto, ano? Dina. Ito na ba ito? Chunchunso. Maniwala kayo naglagay ako na. Kasi yung mukha ko mo parang nagyawa ka tinubuan ang mukha. Sabi, nasabi, paglagay ka nun, kikinis yan. O paglagay ko lang dumami. Inigil ko na ito. May bakas naman, di ba? Amen. Ito, 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 ito. Yung mga dating, yung mga lumang mga dapat yung alam yan. Ito, voice tape. Sino nakakalas mag-voice tape? Nung panahon, wala pang Skype, di ba? Pag darating yung ano, pupunta sa postbox, no? Pag walang sulat, parang lupot-lupot mo. Pero ngayon, isang ano na lang, message na lang, Skype, na so praise God for the technology. Ito, alam yan. Ito, nag-revolutionize the mobile industry. Sino nagkaroon ng 30-tutek? Nakaholong bro, nakabakulay, di ba? Tapos yung mga graphics, tapos ito, 3310. There was a time in the history when Nokia dominated the mobile industry. Tama? Pero ito malungkot. This 2016, Nokia CEO ended his speech saying that we did not do anything wrong with it. But somehow we lost. Ano sila? Hindi sila namin pagsabayan sa Apple yung lumabas yung iPhone. Yung Samsung, yung LG, Motorola lumaban. Pero ang Nokia, ngayon lang sila nag-develop ng smartphones, but sabi nga, hindi kami gumawa ng mali. Pero, we lost. At ang masakit, sabi dito, progress is impossible without change. And those who cannot change their minds cannot change anything. Kailangan ng pagbabago, lalong-lalo na sa usapang spiritual. Kaya naalala ko lang kasi nasabi ni Pastor sa atin, to the next level of faith. When there's next level of faith, there should be change. Tignan mo ay katabi ko ng bago. Paganda na paganda! Papagi na papagi! Naalala mo ba yung misis mo? Kung tabi mo yung misis mo, yung mister mo, no? Dati ang waistline is 26. 21! Wow! Ngayon, secret! Nag-change! Amen? At lalo-lalo na sa spiritualidad, dapat we always change for the better. We change for Christ. Sabi ko like everything else in the world, people exchange. Sabi ko sa katabi mo, dapat laging nagbabago. Dapat laging nagbabago. Sabi ko rin sa Santiago, at hindi magbabago ang tibok ng puso mo. Kanino? Kay Lord. Amen. Yun lang yung forever eh. At sabi ni Dr. Vance, may itinig pa, sabi niya sa amin, the call of a Christian is a call gumagalaw of change. Ang Kristiyano lang dapat nagbabago. Tayo nagiging catalyst ng pagbabago. Kasi tayo, we are the salt and light of this world. Kung magbabago itong patay na mundong to, dapat magsisimula ito sa mga Kristiyano. Kasi kung hindi tayo magsasalita, hindi tayo lalabas doon, paano sila magbabago? Amen? So the type, sabi nga rito, many people have grown in church, kumanda sa simbahan. Pero hindi sila nag-grow in Christ. Gusto nyo maging ganyan kayo? Bakit ano? Ang gift sa ano? Kaso may bigote na yun. Ang mga katabi mo, may bigote na. Amen? Marami kong ganyan. Masakit mo talaga ang tanggap eh. 10 years na sa iglesia. Pero, secret. Dapat doon, John 3:16, alam natin. Dapat yan, John 14:6, alam na natin. Sige nga. Sino na dito last week? Amen. Ano title ng message last week? First things first. Oba! Anong verse? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen. And all these things will be added unto you. Basta ang lakas ah.
Christ. Background muna, ipinasa natin is chapter 5 of the book of Mark. Sino naalala dito na uusi sa bagyo, pinahinto ng Panginoon? That was on chapter 4 of Mark. Sabi niya, pagkatapos ng Panginoon Jesus na magpa-fartize na lang ako. Sabi niya doon, nagkakatapos lang niya magkaroon ng teaching sa Sea of Galilee. Sabi niya, gabi yun, sabi niya mga disciples, let's go over to the other side. The other side is, yung si, yun yung Gerasene. Yung Gerasene is a Gentile community. So, bakay sila ng bangka, pagdating nunalo na sila sa dagat, bumagyo, tama? Pero nung bumagyo, napukulog ang Panginoong Jesus, ginising siya, sabi niya, keep calm, be still, tumigil yung bagyo. Naalala niyo yun, yung story niyo yun, napagdadalo, no? And then, nung pagdating niya yun, ang sumalubong sa kanya, isang taong naaalihan ng masamang espiritu. Na-imagine niyo, gabi, mga alas 12 ng gabi. Tapos, bababa ka sa bangka. Wala pang ilaw nun. Dahil wala pang nanon, Holman. Bumaba sila, walang lampara, may darating sa'yo, sumusugod. Isang taong naaalihan ng masamang espiritu. Di ba nakatakot? Amen. Pero nagpunta ang Panginoong Jesus doon para palayain siya. At pagkatapos ng deliverance process, magandang pag-aralan din yun, nagbago yung lalaki yun. Meron siyang legion sa kanyang katawan, meron siyang 6,000 demonyo sa kanyang katawan, at lahat yun pumantaro sa mga pigs. Ibig sa pigs. Amen. So nagpunta doon, at yung lalaki yun ay nakalaya. Amen? So, yun ang pag-usapan natin. Dahil ang Panginoong Jesus, He came to seek and save the lost. The reason you and I are here is because Jesus reached for us. Amen? Kaya tayo nandito ngayon. Kaya nandiyan niya katabi mo ngayon kasi ang Panginoong Jesus, somewhere along our life, inabot na natin. Kaya tayo nakaupo rito, kaya tayo nandito sa Dubai, kaya tayo tumutugtog, kaya tayo kumakanta, kaya tayo masaya, kaya tayo may galak, kasi ang Panginoong Jesus, mahal ka. Namatay na siya para sa iyo. Kung pinabago nga siya sa krus, naalala niyo yung mga pangalan na tinasigahan niya? Kasi mahal na mahal niya. Amen? Lagi po natin tatandaan na yung itag natin, yun yung araw na iningatan tayo ng Panginoon Jesus. Kaya na nakaupo dyan sa silyang yan, kung may trabaho ka man o wala, buhay ka. Bakit ang Panginoon Jesus, hindi na niya ako mahal? Amen? Dahil Jesus Christ came to seek and save the lost. At ito po sabi, nung nakalaya na, no? Nakalaya na yung demon possessment. Tapos Jesus was getting on the boat. Ibig sabihin, talagang pinuntahan lang siya nung ano, ng Panginoong Jesus. Kasi bumalik na uli siya sa kabilang pangbang. Sabi ng lalaki, sabi niya, he begged to go with him. Ikaw ba nung nakilala ko ang Panginoong Jesus? Ayaw mo na siyang pitawan. Excited ka ba lalaki pag may gawain? Amen. Amen. Praise God. Kasi dapat ganun naman. The moment you encounter Jesus Christ, dapat excited mo muli. Sabi niya gano'n kay Gina, beg to go with him. Sabi niya, Lord, sama na ako sa iyo. Ayoko na rito. Pero sabi ng Panginoon Jesus, Jesus did not let him, but said, go home to your own people and tell them how much the Lord has done for you and how He has done mercy on you. Sabi niya, wag. Mahal ko rin yung Panginoon. Sabihin mo sa kanila, paano kita pinalaya? Anong mercy ang binigay ko sa iyo? Sabihin mo, anong ginawa ko sa iyo? Ganun din ba yung ginagawa natin sa pamilya natin? Are we sharing the love of Christ to our loved ones? O sinishare lang natin pag-private? Amen? So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Sumunod. Pagkalaya niya, na-possess siya, pinalaya siya ng Panginoon Jesus, Lord, sama ko sa iyo. Sabi, Lord, wag. Sabihin mo sa mga kamag-anak mo, sa mga kapitbahay mo, sa mga katrabaho mo, anong ginawa ko sa iyo? Anong ginawa niya? And so the man went away. Ibig sabihin, sumunod. And began to tell in Decapolis how much Jesus had done for him. And the people were amazed. Tanong mo nga sa katabi mo, nag-share ka ba ng word? Nag-share ka ba ng word? Amen. Praise God. Praise God. Amen. So, ang pag-uusapan natin ngayon, sabi dito, real encounter with Christ bring change. Hindi sukle, ah. Sino dito naka-encounter na kay Lord? Amen. Eh, dapat nagbabago. Sabi mo sa akin, kung magbago ka na para kay Lord. Magbago ka na para kay Lord. Amen. Eh, lalo ka ng pagkagandahin. Parang tayo nang tignan sa mata. Lalo kapag yung magandang lalaki. Paano ka ba natin malalaman na nagbabago tayo? O, nagbago yung sign natin. Hindi tayo, baka tayo.
naging monster tayo, gumanda yung boses natin, gumanda tayo ng tamboy. But how can we know that we are changing like Christ? Alam niyo mga kapatid, madali tumanggap eh, pag tinatanggap ko Panginoon Jesus bilang kasi patintas. Pero, may proseso involved doon. May tinatawag doon, tama ba yun, Sister Mina, sanctification? We are sanctified daily. Ibig sabihin may progress na pag may change sa buhay natin. Hindi yung tumanggap pa sa Panginoon Jesus, limang taon na nakalipas, eh, may kapalit. Purihin nga ang Panginoon dahil yung mga ibang kapatid natin dito, nag-share na ng word. Amen? Hindi pa alam yung prosperity na pagbabalibaliktad. Pero in the end, tumatanggap sila. Amen? Dapat ganun tayo. Malapang na lang yun. That is changing like Christ. Yun nandun yung kuha mo para magbahagi ng salita. Sa totoo lang, wala mo tayo magagawa dito. Hindi ka naman makakatutog dito, makakasayo dito. Magsasalita dito, nakikidahil natin, Lord. Ano kaya natin gawin kung wala siya? Wala. Nandito tayo kasi mabuti siya. Amen? Ang tanong, how can we change like Christ? Paano natin malalaman? Una, we have to commit and obey. Because you will experience the right purpose in life. Sino na nag-commit ng buhay kay Lord? Taas naman. Amen. Amen. First, we have to commit. And okay, isuko natin yung buhay natin kay Lord at tayo ay sumunod. Sino sumusunod kay Lord? Amen. Amen. Sabi ko, we are Christians before anything else. And Lord, lang naman kita eh. Kaso, kailangan kasi pag-uwi ng kapatid ako. Kailangan, magpadala muna ako. Kailangan mag-part-time. Kapatid, Christian ka muna. Una sa lahat, si Kristo muna. At maniwala ka, hindi na yung pagpupulangin. Hindi ibig sabihin ito na pababayaan ng pamilya mo. Ang ibig sabihin na dito sa lahat ng ginagawa mo. Para kay Lord. Amen? Naluulitin ko, wala tayong magagawa kundi lamang sa grasya at biyaya ni Lord. Amen? So the moment you commit yourself and obey to the Lord, mararanasan mo yung totoong purpose ng buhay mo. Sabi dito, so the man went away and began to tell. Nag-commit and obey siya. Sino nag-o-obey kay Lord dito? Amen? And they were continually devoting themselves to the apostles' teaching. Ito yung panahon ng Acts. Nung tumanggap na sila sa Panginoong Jesus, nagpatuloy sila. They devote themselves to the apostles' teaching, fellowship, to the breaking of bread, and to the prayer. Ito na yung pagkakataon ng Panginoong Jesus bumalik ka sa langit. Nagpatuloy sila, nag-commit sila, sumunod sila. Alam mo ba yung pagpunta mo sa prayer, hindi ibig sabihin nag-o-obey ka na. Yung pagpunta mo rito, ibig sabihin nag-o-obey ka na. Yung pagbibigay mo ng offering ng tithes, ibig sabihin nag-o-obey ka na. Yung pagtugtog mo, ibig sabihin nag-o-obey ka na. At yung pagiging mabuting asawa mo lang, ibig sabihin nag-o-obey ka na. Dahil ang sabi, submit to your husband. Amen! Amen! Pero alam nyo, ano lang to ha? Mas madali mag-submit eh. Mas mahirap mag-love. Ang sabi sa lalaki, love your wife. Madali mong submit. Submit ko doon ako, please. Submit ko my boss. Submit ko malika ng gano'n. Pero yung love, mag-love kasi alam mo may puso nyo. Hindi ka pwede mag-love na masak. Oy, I love you. Hindi ka nun. Yung love, yung ibigay ng buhay niya. Kasi gano'n namatay si Kristo. Iba namatay siya kasi mahal niya tayo. Yung totoong love. Yun yung sinabi ni Lord na gawin natin sa asawa natin. Mahalin sila na katulad ng pagmamahal ko sa iyo. Kaya ako tutusin, basta mabigyan ito sinabi sa akin, love your wife. Sabi mo nga sa wife mo, love. Eh, bakit pa love? Hindi lang daw. Amen, amen. Amen, next. Sabi ito na para ganda, no? Sa Deuteronomy 28. Sino ulit nag-obey? Sabi, amen? Amen. Ito sa Deuteronomy 28. Ang ganda nito, no? Pag nagpipray kayo, sabihin niyo, Lord, i-declaim ko na yung blessing ng Deuteronomy 28. Sa in His command, I give you today, this is Moses speaking to the Israelites, and I believe we are the spiritual Israelites. Sabi niya, this command I give you today, the Lord your God will set you high above on all the nations of the earth. Ibig sabihin, pag ikaw sumusunod sa Panginoong Jesus, itataas ka niya sa pinakamataas. Amen? Sabi niya rito, all these blessings will come on you and accompany you if you obey. Sino gusto ng blessing? Amen. Amen. You will be blessed in the city and in the country. You will be blessed in Dubai and in the UAE. You will be blessed in Vancouver and in Canada. You will be blessed in Manila and in the Philippines. Kahit sa mapagpunta, pinagpala nga kapatid. Kung sumusunod ka, sino gusto na pagpapala? Amen. Ano gagawin? Sumusunod. Amen. The fruit of your womb will be blessed. Yung mga anak natin, pinagpala daw.
belongs to you. And the crops of your land, the young of your livestock, the crops of your herds, the lambs of your flocks, lahat doon magagawin mo pagpapalain. Your baskets, your kneading row will be blessed. Yung rep mo, hindi mo wawala. Laging meron, ay matawag po, market sale. Laging meron, may mga tigili mo pinahapo ba? May mga, tama ba? Market sale. Market day to market day. Puno yung rep. Kaya minsan, may anak, nag-grocery sa rep. May nakakabili. Amen? You will be blessed when you come in, when you go out. Paglabas mo ng church, mabibless ka. Magpasok mo ng bahay, mabibless ka. Magpasok mo ng trabaho, mabibless ka. Ayaw mo nung inahabol ka ng blessing? Amen. Sabi dito, the Lord will grant the enemies to rise you against you will be defeated. Yung kaaway mo, hindi mo lalabanan, pero natatalo. Sabi dito, they will come at you from one direction. Magtutulong-tulong sila, pero magtatakbo sila. Bakit? Panginoong Jesus ang nagliligtas. The Lord will set basic on your barns and your everything. You put your hand to lahat ng gawa mo pagpapalain, Lord. Gusto mo ba yun? Amen. The Lord your God will bless you. Nakilang basic na ako. Amen. The Lord will establish you as His holy people. As He promised you an oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Ang keyword, obey. And all the peoples on earth will see you that you are called by my name, the Lord, and wait. They will give you, pag Kristiyano ka, nanginginig sila. Amen? The Lord will grant you abundant na prosperity pa. Ano pa nga hanapin mo? In the fruit of your womb, ibulit ka naman, the young livestock, the crops of your ground, the land is for your ancestors to give you. The Lord will open the heavens. Binubuksan yung pinto ng langit, kapatid. Sino gusto na ganit blessing? Parang puro blessing na lang eh, no? Puro ang Sunday pa yun. Puro ko. Bibigyan na tayo ni Lord Baskin Robbins. Very good. Diba? Eto, the storehouse of your bounty to send rain on your land in season to bless all the works of man. Eto, maganda nito. You will lend to many nations. Pinapautang mo, Japan. Ano ko yun? And will not borrow from them. Hindi ka mangungutang. Pero mo hindi ka gagamit ng credit card kasi yung mukha ko lang eh. Tuntuhan na sila sa'yo kasi ikaw nagpapautang. Ayun o, you will lend to many nations. Nations yung kapatid, hindi sisters or brother. But will borrow from none. The Lord will make you the head and not the tail. Lagi kang rank one. Lagi kang valedictorian. Sa school nyo, laging perfect. Sino gusto nun? Laging napopromote. Dapat lagi na magpa-sunday. You will make the head and not the tail. Sabi dito, if you pay attention, ulit na naman, to the Lord's command, God give you today, and carefully follow them, you will always be on the top. Sabi mo sa katabi mo, you will always be on the top, never on the bottom. Amen. Sino may gusto na ganito blessing? Tulog. Excited lagi. Pero mo nagkaka-recession, ikaw puro bonus. Amen? Nagkaka-recession doon, ikaw puro promotion. Grabe mo. Kasi bakit? Sabi ni Lord, I will never leave you nor forsake you. Sabi mo sa akin mo, Jesus will never leave you nor forsake you. Jesus will never leave you nor forsake you. Amen? Ano yung una? Commit and? Obey! Humility! Yan. Experience holiness and power in serving others. Ha? Ano ba yan? Sorry. Others. Na wala akong H. Amen? Experience holiness and power in serving others. Humility, tapos serving others. Tingnan natin. As Jesus was getting on a boat, the man who did not possess faith to go with him, nagpakumbaba siya ng Lord. Pero ang ginawa niya, he commit and obey. Ibig sabihin, sumunod sa Panginoong Jesus. At ang sabi dito, the man wants to be with Jesus, but Jesus wants him to serve others. Now the question is, are we serving others? Hindi po kapatid, ito yung pinag-iitip na lang kape. Hindi po kapatid yung nag-ayos lang ng instruments dito. Ito yung puso mo nasa kanya para tulungan siya. Yun yung po, totoong humility. Ito, tanong, humble ba tayo? Nabi mo sa katabi mo, humble ka ba? Humble ka ba? Parang natawa. Humble na.
tao ng trabaho, siya ang promo. Ladies. Sabi mo sa tabi mo, yes, ano lang yan. Hindi lang mo ikaw trabaho ng trabaho, tapos na-promote siya. Amen. Eto sa church, sa church, sa church. Inuruan halimbawa ng isang kapatid magaling mag-organ. Tapos siya yung nag-o-organ. Tapos yung mga tao, ang galing naman niya, ang galing naman niya. Yun ang turo, hindi sinasabihin. Kasi, ang galing ang turo, Jim. Bakit siya bilang mag-o-organ? Bakit nararanasan niya? Amen, praise God, tumindi. O kaya, ako yun ang turo ng isang maling gawa. Bakit siya yung sinasabi ng turo? Nararanasan niya yun? Patan sa mukhan, yes. Alam mo nasagot. Amen. Next, ito matindi sa bahay. Sa mga nanay-tatay. Ikaw ba yung laging may last sin? Yes! Yung pag kahit tama yung sinasabi ng misis, o minsan siya na, hindi ako tatay. Ako ba susunod? Ay, hindi ko matawa. Ang ganda ng tawa. O kaya, ako yung nanay. Alam ko yan. Ako yung ilaw ng tahanan. Ako dapat ang masusunod. Amen. Ikaw ba laging yung may last sin? Ako yung ilaw ng tahanan, sabi ng nanay, sabi ng tatay. Ano yung tatay? Mupunde. Hindi ka punde. Ang tanong dito, do you value your reputation or that of God? Halimbawa, CEO ka ng kumpanya. Tapos sasabihin ni Pastor, tala mag-evangelism tayo. Ito ba mag-evangelism CEO? Diba? O kaya mataas ang trabaho mo. Tingin ka nga lakas sa kumpanya mo, o may ani ka ng kumpanya, pero ayaw mo yung mabas doon. Mayaman ako. Mag-donate na lang ako ng gitara. Do you value your reputation more than that? Doon mo malalaman kung humble ka ba. Kung inuuna mo ba si Lord sa buhay mo. Ito matindi eh. Akala ko ganun-ganun na rin eh. Yung pag tinalong, magaling yung lolo mo. Eh, mas magaling yung lolo. Alam niyo yun? Lagi na lang mas pagaling yung lolo. Ito ko ito, para maipay yun naman. Yung lolo ako, malakas. 18 years old na nagbubuhat pa ng santing matubig. O wala yung sa lolo ko, ayun na lang. Yung lolo ako, 100 taon, nasa atas hospital. Alam niyo bakit? Nakanakakbal. Ito lang, lagi na lang yun eh. Mas pagaling lolo, mas pagaling lolo ko. Doon natin out of self-estimation or big concern, but in humility, consider other better than yourself. Sabi mo sa ako, you're better than me. Meron pa meron siya na nila, yung si Nico, hindi ka ba? Niya, ako, lagi na lang ako. Pero parang lagi ako na lang magaling. Hindi ang magaling si Jesus. Amen? Sabi ko, consider others better than yourself. Sabi ko, godly humility is being comfortable with who you are in the Lord and therefore putting others first. The picture of humility in the Bible is a one strong man who loves others, yung nagmamahal ka. Yung magmawa, may parking dyan. Ah, dito na ako magpa-park kasi malapit sa church. Pero alam mo, mayroong isang mas karapat dapat dyan sa parking niya, yun ka magpa-park sa malayo. O kaya yung hindi mo sa upuan, nandito ako sa harapan, makapalimit. Hindi, doon ka sa likod kasi meron mas karapat dapat dito. Yung bang hindi mo iniisip yung sarili mo. Yung bang halimbawa, magpubuhat ng mga instrument. Ako na lang magpubuhat para hindi sila mapagod. Hindi naiinis ka pag hindi tumarating yung naka-schedule. Siyempre, meron tayong Sunday mamaya. Humility yung kapatid pag hindi sila tumating, Lord, para sa'yo yung buhat ko. Diba? Humility yung... Hindi pa rin mahirapan ka, huwag lang sila. Bakit? Consider others better than yourself. Yun yung humility, hindi yung nagbuhat ako dito, ako lang mag-isa, tapos kayo darating na lang mo. Ano kayo? Ano kayo? Hindi yun yung humility. Humility. Consider others. Parang may sala eh. Hindi. Dapat ay hindi ko lahat, hindi ko para kayo. Tumarap na wala pa sila, gawin mo yan hindi dahil nagpapasikat ka o nakaschedule ka. Gawin mo yan para kayo. Magsundo ka ng mga kapatid, hindi dahil wala lang, wala silang masakyan. Magsundo ka kasi may kotse ka eh. Diba?
Halimbawa, nagsasayaw ka dito. Hindi ka nagsasayaw dahil walang God's ministry. Nagsasayaw ka kasi nasayaw mo sa Lord. Halimbawa, tumutugtog ka rin na walang musician. Hindi, tumutugtog ako kasi gusto mo mabuhay si Lord sa gift na meron. Amen. Yung humility kapatid. Amen. Pasahin natin. So, what to? Blessing the Lord is God's giving God the credit in all your accomplishments. Tama si Pastor Ernest. Pag-tag na. Makinig kayo tag 91.1. Nandun siya. Pakinggan niyo yung mga isa na yun. You consider God. You take God, nagpa-ice cream. Sunday pa. Kasi bakit? Si Lord yung nabigay na talent niya. Yung boses niya galing kay Lord. Amen? Ano meron ka na pwede mong ibigay kay Lord? Amen? Sapon na. Amen? Sapon. 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 Sapon, Pastor? Bye! Bye! Live! Live! SGCM in Coral Tera. Channel! Channel 27! Du-du-du-du-du-du-du! Ayan! Commercial ah! Commercial daw ito, commercial. Kasi nakakatulog na yung katuloy mo eh. Nag-iilip na. Live! Sample ito, Pastor, sample! May bayad na! May bayad na yung live ko! Madiling ang maulan na gabing yun, nang biglang may pumasok na tulong ng lalaki upang sa kalabo. Kasi ako, kaya sumo na tumakas. Nang biglang! Jesus. Kapatid, hindi natin kailangan magpataasan dito. Hindi natin kailangan magpagalingan dito. Ang kailangan natin, maghayag ng salita ro, nagdaling yung mga naliligaw sa paanan ni Kristo. Hindi na natin buhay ko. Sabi nga, it is no longer I that who lives. It is Christ who lives in us. Hindi mo ay katabi mo, kamahal ni Jesus Christ. Amen. Parang tumawa. Nagbigot. Praise God. Real humility is knowing who you are in Christ. Hindi mo na kailangan magmaskara pagpasok dito. Eh ano naman ngayon kung yan lagi suot mong damit, malay niya kung yan lang damit mo. O yan lang yung damit mo talaga, isang dosena kasi binili mo. Hindi natin kailangan magpa-straight kung ano ang buhok natin. Hindi natin kailangan magpakulot kung straight ang buhok natin. Importante ka kay Lord. Amen? Bakit kapatid na siya para sa iyo? Hindi mo na kailangan magpakita ang gilas, kapatid. Ang importante lang, pangayang ka sa iyo. At gamitin mo yung God-given talent mo para magdala ng kaluluwa sa paanan ni Kristo. Amen? Praise God. Ang sabi ni Confucius, the golden rule is do unto others as you would have to do unto you. Bago pa pong pinanganak ang Panginoong Jesus, ito yung kanyang incarnation, ha? Because we know Jesus is alive bago pa pong nilikhan langit at lupa, si Confucius nato na. Ang golden rule daw, do unto others as you would have them do unto you. Ibig sabihin ito, alam niyo ito, literal translation ito, MYOB. Alam niyo MYOB? Mind your own business. Huwag mo kong pansinin, hindi kita papansinin. Huwag mo kong tignan, hindi kita titignan. Bahala ka sa buhay mo, bahala ako sa buhay mo. Yun yung ibig sabihin yan eh. Do unto others as you would have them unto you. Huwag mo kong pansinin, hindi kita papansinin. Huwag mo kong sirahan, hindi kita sisirahan. Yun ang sinasabi niya. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, ang golden rule, basa, 1, 2. Do unto others as you would have them unto you.
Sabi nga ni Brother Christian, proactive yun. Ang proactive, ikaw mismo, do unto others what you have done to you. Kung gusto mong irespeto ka, respetuhin mo sila. Kung gusto mong bigyan ka, magbigay ka. Kaya magbibigay na ako sa inyo. Amen. Amen. Kung gusto mong magluto ka, magluto ka sa mga lives. Amen. Pero ibig lang sabihin nito, kung ano yung gusto mong gawin sa iyo, yung gawin mo. Mauna ka na, kapatid. Kung hindi ka kinamay, ano yung kinamay mo? Hello, hello. Hindi yung next week, hindi ka nagpupunta kasi hindi ka nagpupunta ni Pastor. O kaya yung nag-text na sinsoy. Kasi sinsoy mo na rin pag nag-text. Yung tumatawag, hindi mo sasagot. Next pa, mas tumawag siya, bahala ka, hindi na rin kasasagot. Hindi ganun. Do unto others as you would have them do unto you. Proactive yun, mga kapatid. Brother Christian, salamat sa Lord. Praise God. Kaya nagtitikit ka mga Christian, sabi, magtitikit ka naman. Para lalo siya bumako. Glory to God. Palakpan na sila. Humility is not about the comfort, it's not about the name, the position, or what benefits us. It's all about serving others by the power of the Holy Spirit. Hindi na rito yung importante ka ba sa ginagawa mo. Hindi na rito yung importante yung pangalan mo. Hindi dito yung may pakinabang ka. Ang importante rito, naglilingkod ka para sa Panginoon Jesus. Amen? Praise God. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Huwag kita sa Panginoon Jesus pag nagpakababa ka at patas ka. Amen? Yun ang gusto niya. Hindi pwede tinataas mo yung sarili mo. Ipababa ka mo. Ano ba pinaglalaban mo ngayon? Can you give it to the hands of God? Meron ba nakasakit sa'yo? Meron bang nanlamang sa'yo? Meron bang sa tingin mo nakaisa sa'yo? Sabi, diba, love your enemies. Ano man yung kapatid? God opposes the proud but He gives grace to the humble. Ano man yung pinagdadaan mo kapatid? Ilagay mo sa kanya. Siya bahala sa iyo. Akin? Amen? And then, ano yung una? Commit and obey. Next? Next? Renewed. Renewed experience, restoration. Kasi nabago na yung pag-iisip ko. When they came to Jesus, they saw the man with demon possessed. Yung demon possessed na encounter si Christ, nagkaroon ng pagbabago. Nagbabago ba yung katabi? Amen? Therefore, if anyone is Christ, is a new creation. Are you sure? The old has gone, the new has come. Tanong mo sa sarili mo mula nung in-accept mo si Lord, nagbago na ba ako? Nagbago na ba ako? You change. Dati ba palamura ako? Dati ba chismosa ako? Dati ba magagalitin ako? Dati ba sinungaling ako? Pero ngayon, binago na ako ni Lord. Amen? Kaya mo bang sabihin sa sarili mo na binago ko ni Lord? Ginago ko ni Lord. Ginago ko ni Lord. Ginago ko ni Lord. Amen. Praise God. Sabi nito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Lahat yan sa utak muna. Kaya you have to commit yourself to God and obey Him. Pag sumunod ka sa Kanya, automatic yan. Magiging humble ka. At yung mindset mo, mababago. Amen? So una, commit and obey. Pangalawa, yung humility. Pangatlo, renewal of your mind. And then, you have to be love. Joy. Kasi pag in love ka, you will experience joy. Sino gusto ng joy? Ayun o. Yan o, experience joy. Ayun, magpapais nila. Amen. Alam niyo pinakaiba ng joy at happiness? Oh. Ang happiness is dependent on the agent. Ibig sabihin, masaya ako kasi nakakalok ako ng bonus. Masaya ako kasi may nagpa-ice cream sa day pa. Masaya ako kasi kumain ako ng lobby. Masaya ako kasi binigyan ako ng diamond ring ng asawa ko. There is an agent, that's what you call happiness. Pero yung joy, ano man yung circumstances na pinagdadaanan mo, ano man yung nangyayari sa buhay mo, masaya ka. Bakit? Si Kristo kasama. May trabaho ka wala, meron kang pagkain o wala, hindi, wala kang bagong damit o wala, masaya ka. Bakit? Si Jesus kasama ko. Amen? Yun yung joy, kapatid. Tari mo kapatid mo, yung joy ka ba? Joy! Kamera na? Ito, sa shalom na meron. Dishwashing agent. Amen. Praise God. In love, experience, joy. Yung demon possessed man, nung nakalaya siya, nagkaroon siya ng pagmamahal dun sa mga kaano niya, na ka-tribe niya. Kasi, he shared God. And they were amazed. Hindi mo kayang i-share si Kristo kung hindi mo nararanasan yung pagmamahal niya. Tama ba yun? Amen. Hindi mo pwede i-relate yung isang bagay na wala.
Yes, sabi mo, mahal na mahal mo yung anak ko. Pero hindi ka pala minahal yung bata. Asahan mo, sasabay. Pero the moment you experience real love, baka lahat ng gawin mo, talagang umaaboy yung pagmamahal. Amen? Sabi dito, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Wala nang itindira kapatid. Lahat, puso, buhay, kaliwa. Una si Kristo. Susunod, and then love your neighbor as yourself. Unang mamahalin si God. Una lagi si God. Una lagi si God. Kasi yung pagmamahal niya, inabot mo rin. Yung pagmamahal niya, in fact, namatay nga siya para sa atin, di ba? At kung nararanasan mo yung pagmamahal ni Lord, kaya mong magmahal. Tama? Tignan mo yung katabi mo, yung in love ka. Amen. Buhay pa lang, eh. Parang ito. Amen. Sabi dito, pagbasa, 1, 2. Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this all men will know that you are my disciples. If you love one another. Love one another as I have loved you. Tingin mo yung katabi ko kaya mamahalin? Wala mag- Amen! Bakit? Kasi namatay din dyan. And then by this all men will know that you are my disciples. Tandaan mo kapatid, pag hindi ka nagmamahal, hindi ka disipulo. Tandaan mo pagiging Kristiyano ay isang mapagmahal. Amen? If you love me, you will keep my commands. Ngayon ang tanong, sino mamahalin? Una syempre si God. Wala na tayong pag-usapan dyan. Unang mamahalin natin si Lord. We will love God above everything else. Pangalawa, yung love wants natin, yung magulang, yung asawa, yung anak. Love wants. Pero ang mahirap ganito, eto wala pa si ko lang. Nung nililigawan mo si misis, talagang pagbukasan mo ng pinto. Tama ba? Sige ka na. Sige ko maaw na ka. Mamaya pagkakain. Bawa nung nag-date kayo sa Jollibee. Halimbawa lang. Oh, bakit hindi ko gusto ko ng sumbo sa iyo? Tumalang ba? O kaya yung talagang nag-iipon ka para magbili ko lang siya. Kasi siyempre, hindi pa naman magagandang trabaho niya. Huwag ano, talagang mahal na mahal mo ng tulad. Pero nung nag-asawa na, ha? Patim ka naman ako ng kape. Patim lang ka ng kape mo. Patot ako. Ano ba ang Jollibee? Hindi ganun, ingit. Pero ang reality, minsan ganun talaga eh. Minsan, pag tumatawag ka, ano, boss, sir, ano, talagang maano, magalang. O kaya tumatawag, mga kaibigan, magalang lo, pre, ganun, ganun. Brad, pero nung asawa na, ano, busy ako, kami naman! Minakarelate ba? Amen, pero noon yun, wala na sa sikain na. Amen? Minsan kasi yun ang reality. Pero ang totoong pagmamahal, ito dapat. Meron kong ikakasal, pareho silang Kristiyano. Yung lalaki, sabi niya, naku, problema to. Sabi niya, ikakasal niya ako bukas. May sikreto ko. Sabi niya, tayo, may problema. Ano ba yun, anak? Tayo pa ako pag nagpawis ang pari mo. Sabi niya, ganun. Parang yung libingan ng mga daga. Yung libingan, ha? Ganun katindi. Tapos sabi ng tatay niya, anak, madali lang yan. Mag-medyas ka. Mag-medyas ka pag matutulog. Sige, tayo. Ngayon, yung girlfriend niya, ikakasal, may problema rin. Nay, tapos sabi ko, hali ko na bukas. Sabi niya, kakasal niya ako. Bakit yung problema? Nay, di ba alam mo yung morning break ko? Parang palakang patay sa ibig dahil. Oo nga, problema nga yan, sabi ng nanay niya. Ganito kayo mo, anak. Pagkagising mo, huwag ka makipag-usap, diretso ka sa banyo, mag-toothbrush ka, mag-uminom ka, uminom ka ng string usol, sabi gano'n. Ay, uminom, mag-umuglam pala. So, gano'n, sige-sige tayo. So, nangyari gano'n. Di nagkita, nakasal sila, nagkita yung magama, tay, salamat, sabi niya, effective, hindi na awin ni misis. Tapos yung anak din, nay, effective, pagbango ko, diretso banyo. Eh, kaso, isang araw, balisahin yung asawa. Natanggal yung medyas. Kasi e, siyempre, lakosin yung medyas ko sa medyas ko. Diyan, nakangang yun. Tapos, ay yung asawa na alis. Ay, ano ba yun? Nagkaamoy yun. Sabing ganun nung lalaki, ay, yung medyas ko nalulong niya. Sabi naman ba, hindi mong ano ako lang yun. Ay, bibig ko lang yun. Ay, ibig sabihin, hinahanapan pa rin yan pagmamahal ng asawa. Yun yung totoong pagmamahal. Yung hindi mo na iniisip kung kamintasan niya, iniisip ko kung paano mo siya mapapasin. Ganun ba ginagawa mo kay misis?
Yan ang ginagawa ko sa mister. Yun yung tunay na pagmamahal. Huwag mong pamungo, huwag mong painumin ang string as all hands. Amen? Yun yung totoong pagmamahal. Wait ka pa, sino pa yung mamahalan natin? Yung unlovable. Yung hindi mo kayang mahalin. Sino yung mga hindi mo kayang mahalin? Yung parang yung nakasabay mo sa bus, pag-akyat niya, parang nag-iba yung amoy. Yung mga ganun, yung nakasabay mo sa metro, yung mga ganyan. Namatay yung Panginoon Jesus para dun. Kapatid, pare-pareho na tayo niligtas ni Lord. Kahit ganun yun. Amen? Ito ay kwento. Meron isang Kristiyanong chofer. Jeep. Sabi niya, yung unang sasakay dyan, ililibre ko. Sabi niya yan. Kasi, ano sabi niya, gusto kong ano eh, huwag pa rin papunin ni Lord. Sabi niya yan. Eh, may sumakay. Oh, may tipong. Makita niya. Pagbunot, medyo kumanong. Takbo. Eh, lalapit na sabi, oh no. Libre na ako yan. Christian na ako. Namimigay ko. Ano, nilibre na ako. Hindi nga, sabi nung ano, nung may tipong. Oh, libre na ako. Malayo yung ano mo. Sabi niya, hanggang pa, pampangla pa ako. Sabi niya gano'n. Hindi ako libre na ako. I thought, why may kitong liyakap pa siya? Yun yung pagmamahal. Amen? Masigil ako. Yun yung pagmamahal. Kaya mo yun? Amen? Palapakan natin si Lord. Amen? And then, love your enemies. Kapatid, ito yung masaklap dito. Yung nililigawan mo, may kasamang iba. But say unto you, love your enemies and do good to those who hate you. Galit na sa'yo, bibili mo pa ng ice cream cone. Galit ka sa akin, ito na yung cone. Yung nililigawan ko, burger meal. Ganun. Love your enemies, kapatid. Do good to those who hate you. Yung promotion ko, kinuha mo. Love you with the love of the Lord. Kasi bakit? The moment you retake, ikaw ha, inagaw mo yung mahal ko ha, tapos bigla mo si Chef, ano ba mahal ni Lord? Parang imposible yun, di ba? So dapat, kahit ano mo may sama sa loob ko, ikaw may sama na loob sa kanya, mahalin mo. Bakit? Kasi dahil sa pagmamahal na yan, makikilala niya si Lord. Amen? Kaya kapatid, kung may pinagtataanan mo yan, sharean mo. Amen. Bakit sa nakawa kayo? Amen. Share the love of God. Amen. Sa kilos pa lang natin malalaman kung mas tiyano ka tayo. Bakit? Pag hindi mo kamo, nag-aawa ka. Ikaw mga katabi mo ko nag-glow. Amen. Nag-glow. Hindi nag-mamati ka. Nag-glow. Tingnan mo kung natin yung sikhay na glow ni Lord sa mukha niya. Amen. Ito, bahala na lang. Sino nagmamahal? Tasa kamay. Malalaman mo raw kung nagmamahal ka talaga by the amount of you put effort on your relationship. Tama ba yun? People didn't fall out of love or fall in love. It's a choice eh. Na tinurulong ko ni Bishop Francis. Malalaman mo kung mahal mo isang tao talaga, yung effort na nila na nilalaman mo. Kung ikaw yung lalaki, nagpapakahirap ka kung lamangin ng tuloy para magtrabaho. Kung ikaw yung lalaki, iisip ka ng maga para lang magduto ng agahan ng asawa mo na yun yung pagmamahal ka. Yun yung ilalagay mo yung effort. Yun. Amen? Yung talaga nagpapakahirap ka para lang mabigyan ng kinabukasan yung anak mo. At yung anak mo nga, paano malalaman mahal yung magulang? Nag-aaral sila. Hindi dahil sa baho. Nag-aaral sila. Bakit? Bakit? Yung mag-aaral ako, hindi ako magbubulakbol. Amen. Amen? Kaya nag-aaral ang mga bata kasi mahal ni si nanay. Ay, kawawa naman si tatay. Pag nagdadry, makakatulog na. Kasi pagdun. Pero nagtatrabaho siya kahit may sakit kasi mahal niya. Yun yung totoong pagmamahal. You will know love by the amount of effort you put into the relationship. Doon mo rin malalaman kung mahal ka ng boyfriend mo o naniniligaw mo. Nag-effort pa siya kasi. Amen. Amen? Praise God. May nakaka-relate? Sino yung love? Tas ka ngayon. Parang nawala na ng ilaw. Tas ka ngayon yung love. Amen. Praise God. And then, ano yung wala? Wala ba? Cheryl here. Maganda. Pangapa? Sabi dito, share and give. Ulit-ulit ko na sinasabi. Pag nag-share and nag-give ka, you will experience abundance. Amen? Sabi dito, the man went away and began to tell. Nag-evangelize siya kapatid.
Evangelizing is not just after the service sharing Christ outside. Evangelizing is your whole lifestyle. Tama ba yung para dito? Yung pamumuhay mo, iba't ginigsin na. Yung bang sa office, kahit na lahat sila stress na, lahat sila talagang nagwawala na ikaw. Peaceful. May joy, may calm. Bakit? Pinupulungan ako si Jesus. Yung evangelism. Yung bang kahit nagugulo na sila, bakit ikaw? Hindi ka naman tagulo na. Eh, kasi may umagulo sa ating mga angel. Amen? Eh, yun pa lang. Nag-evangelize ka. Amen? Sabi dito, therefore, go and make disciples of all nations. Again, hindi lang evangelism. Yung pambuhay natin, evangelism na. Kasi ang gusto ni Lord, make disciples. Kasi bakit gusto niya, marami tayong magdaling sa dami? Gusto ni Lord, maraming makakilala sa Kanya. Maraming maliligtas para sa Kanya. Bakit? Sabi nga niya sa kapatid na gabi, lost sila. Meron pa mga kasalubong dyan, ang init ng ulo. Ano ba galing? Kinag ka. Ikaw hindi ka nawawala. Patakbo ka ng Mister. Amen? Yung magpapark ka, biglang may sumingit. Lost siya. Ay, ganun ba? Lost siya. Nawawala nga siya. Ikaw natakbo. Amen? Magkuha ka pa. I-share mo yung word. Magpapalik ka mo. Brad! So, ano man ang gawin mo, do it for the glory of God. And then give. Magbigay tayo. Kahit yan na lang yung pera natin, kung meron na kailangan talaga ng tulo, ibigay natin. Sabi ko, there will never cease to be poor in the land. Hindi talaga mawala na may hirap. Therefore, I command you, you shall open wide your hands, open wide to your brother, to the needy, to the poor in your land. Tumulong tayo, kapatid. Ano niyo gusto? Ano gusto niyo? Kayo tinutulong, ano kayo tumutulong? Kami tumutulong, syempre. Ulitin ko yung 100 dirhamin yung kwan-kwan, pwedeng magpaaral na ng isang high school sa Pilipinas. Kung meron kayong pamangkin, kung meron kayong kakilala, kung meron kayong gusto niyo tulungan, give. Eh, kung wala ka talaga ng kilala, kung mag-blackball ka sa ano, Channel 7, CBN Asia, 100 dirhamin kwan-kwan, ang dami na tutulungan kapatid. Maniwala ka, yung 100 mo babalik sa'yo sa libo, hindi lang. Kung talagang galing sa puso mo, si Lord, hindi mo sa kuripot eh. Yung Diyos kasi nasamba natin, mayaman. Huwag mong ipagkait yung 100 dirham mo kung kaya mong magbigay. Mano man lang yung itabi mo yung 100 mo ngayon, pang McDonald's mo. Sa malilong eh. Kung pwede mong itulong, kapatid, mas mapahalag tayo sa ito. Sabihin sa kapatid mo, mapahalag tayo. Mapahalag tayo. Kapatid, kung kaya mong magbigay. Kasi sabi dito, hindi mawawala na may hirap. Tumulong tayo, magbigay tayo. Kasi mas paganda yung ikaw ang nagbibigay. Kasi sabi dito, basa, what to give and it will come back to you. Good measure, first down, shaking together, running over. Amen. Give and it will be given to you. Yun ang gusto ni Lord, magbigay ka para pagbalain ka rin. Pero lang mo magbigay dahil sa pagbabala, magbigay ka dahil gusto mong tumulong, dahil gusto mong magbigay. Uulitin ko, yung 100 dirham kapatid kaya magpaaral niya. 1,200 pesos sa Pilipinas, allowance niya lang sa estudyante elementary or high school. Kung meron ka naman ng kilala, tumulong ka na kapatid, maniwala ka. Yung pintuan ng langit, kakabuli ka sa pagpapala. Gusto mo yun? And God is able to make all grace abound so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Pinagpapala tayo to be a channel of blessing. Nandito tayo, nagtatrabaho tayo dito, kumikita tayo dito ng dirhams para maging dalhin ng pagpapala. Amen? Huwag po natin, ganun yung kamay natin. Buksan natin. Kasi the moment you open your hands, you give that 100 dirham, kung magkano man yan, si Lord ibabalik yan. Siksik, liglig, at umakal pa. Amen. Yun ang sekreto ng abundance. Sabi ng matatanda, pag may kinanin may, pag may sinuksok may, ano yung talaga, kung di tayo magkakalit, alam niyo yung poso? Sino nakaranas ng poso dito? Di ba yung poso, bubusan mo na ng tubig ng konti para dumami tubig? Ganun yung pagpapalang ibubusin ng Lord sa'yo pagpapalang.
tuloy-tuloy. Sabi nga, living water. Amen? Praise God. And then, last, trusting God with faith. Walang Kristiyano na hindi nagtitiwala kay Lord. Kasi sabi dito, a real changed man, trust God, naniniwala kay Lord. Kasi, tama, salvation is free. Very faithfulness, hindi. Doon nararamdaman, doon nalalaman talaga kung Kristiyano ka. Kung may problema ka pinagdadaanan, nananampalataya ka ba na kaya ni Lord yan? Kung wala kang trabaho ngayon, nananampalataya ka ba na parating na yung trabaho? Kung meron may karamdaman sa bahay ko, ikaw may karamdaman, naniniwala ka ba na pinagaling ka na niya? Kung meron kang promotion iniintay, naniniwala ka ba na parating na yung promotion mo? Kung may iniintay kang increment, naniniwala ka na ba yung increment parating na sa'yo? Kasi, salvation is free. Faithfulness, kailangan pang kawakan pa. Doon mo malalaman talaga, mga kapatid, ito magandang balita. Ang Diyos na sinasamba natin, He is the Almighty God. He is the Sovereign God. He is the Creator of heaven and earth. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, alakay ko yun. Meron pong mahirap sa kanya. So, kumarap ka nga sa salamin, ang ganda-ganda ng ginawa niya. Sa tingin mo yung problema niya, hindi niya kaya ng Diyos. Yung problema ko, hindi niya kaya ng Diyos. Yung ganyan nga kaganda at kagwapong mukha na gawa niya. Praise God. Parang may tumawa. Yung problema mo, hindi niya kaya ng Diyos. Amen? Sabihin mo, pinagpala na ako ni Lord. Pinagpala na ako ni Lord. Amen! Trust in the Lord with all your heart and do not lean out of your own understanding. Magtiwala ka kay Lord, kapatid. Sabihin mo sa akin, magtiwala ka kay Lord. Amen. Kung meron kang pamilya o kaibigan na sinesheran mo, hindi mo masheran, bukas pangalawa ka katapagin mo. Kung meron may sakit sa inyo, bukas pangalawa magpapagod mo kapagaling mo. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, dahil mo lang. Bukas pangalawa magpapahis ka rin. Kasi bakit sinagot na ni Lord yung ating prayers mo. Amen? Praise God. Nakapangalan si Lord. Meron isang bata, no? Tatapos na kayo. Meron isang bata na nagtatawa ko siya sa isang barang tindahan. Eh, nung niyara ng tindahan niya, ginagawa, pinag-ahalo yung dalawang klaseng kape, yung Arabica at saka Robusta. So, pinag-ahalo. Tapos, pinibenta sa presyo ng Arabica. Yung Arabica, mas mahal eh. Eh, sabi niya, punta siya sa mabuhisa sa tatay niya, ay, gawin nung mayari ng kumpanya. Sabi niya, nag-ahalo ng kape, tapos pinibenta ng mahal. Eh, more na din yung tatay. Sabi niya, anak, panlulungo yun, pandaraya yun. Sabi, wag na wag mong gagawin yun. Sabi niya, mag-resign ka dyan. Mag-resign ka pa. Sabi niya, masama nga pala yun. Sabi siya sa tatay niya. So, tumagal, nagpupulumaban ng parehas ng batang to. Kristiyano siya talaga. Naniniwala siya sa golden rule. Na do unto others, sabi niya ngayon. So, yun yung nagiging niyang prinsipyo. Sabi niya, hindi ako maglalabang sa kapwa. Sabi niya. At yung mga batang to, una, nagkaroon siya ng isang merchandising firm ang pangalan The Golden Rule. And eventually, yumaman siya. Ang pangalan niya si James Cash Penny. Ito yung tindahan niya dati. J.C. Penny. Ngayon, ito na yung tindahan niya. 1,000 mahigit na mga tindahan sa buong mundo. Kasi bakit? Nagtiwala siya. Sa tingin mo, hindi mo kayang pagkatiwala ang ito sa pinagdadaanan mo. Amen? Yes, God. Okay, sama rin na po tayo. Ano yung una? Okay. Susunod. Amen. Paano mo malalaman? You must be. How will you know you change if you are Christ-like? Naisip mo na ba kapatid na yun? Christ-like. Pag tumingin ka sa salamin mamaya, tingnan mo nga sa isa'y humble na ba ako? In love ba ako? Renewed ba ako? Nagtitiwala ba ako, Lord? Pwede natin benchmark yung sarili natin. Sabi dito, last verse, be imitators of me, just I also am of Christ. Imitate ang bahay ni Christ. Amen? Praise God. Balik po ito po. Meron isang Chinese, si Chai. Hindi po siya Indiano, ha? Chinese po siya. Chai. Amen? Chinese po siya, nakakilala po siya sa Panginoong Jesus. Ngayon sa bahay niya, nagbago siya ng Bible, kahit bawal din yung Bible. Yung kuya niya, galit na galit sa kanya. Pag nakita yung Bible, binupo niya. Tapos tatapon siya ng kanya. Bawal lang, Christian. Sabi niya, siyempre, yak siya. Pero hindi lang siya umaganda eh. Bukas, may Bible na naman siya. Kagawin, pupulitin sa harapan niya, tatapon sa harapan.
Tapos, pag kumakain siya, bumalik ka talaga dati natin kay Leon. Kung hindi, papulong na tayo, ganyan. Hindi, sabi niya, nasa akin si Cristo. Mahal ako ni Lord, namatay siya para sa akin. So, ganun, ganun nangyari sa kanya. Pinagmamalik ka siya, ikaw pala eh, okay. Pinapagmukan siya, sinasaktan siya. Pero hindi siya lumaban sa kanya. Kahit kailan, hindi siya lumaban sa kanya. At, misa na nasakit siya, maluba, sabi ng kuya niya, ikay, ano, gawin ko, itakwa, ano, itakwin! Tapin mo niya, Diyos mo, hindi ka kaya pagalingin niyan. Sabi ko kayo, malaya ko, Jesus, Jesus mo. Sabi niya, magsasamba lang ba ako kay Jesus? Pagpalasakit. Kahit may problema ako, sasamba ako sa kanya, sinampay siya. Nagalit yung kuya niya. Iyak siya, pero sabi niya, Lord, alam ko kaya yung gawin niya kuya ko. Kahit kaano, hindi ako lalaban, hindi ako magalagpanin. Laging ang pinagpapay ng kuya. Yung kuya naman niya, nagtataka. Ano niya sa kapatid ko? Kahit anong bubog ang gawin ko, hindi na kaya kanyang pang-iing Kristiyana. Isang araw, punta yung kuya na, sabi niya, Kristiyana, sabi niya, bukas pupunta lahat ng kamag-anak natin, asa sekwenta sila. Gusto ko, sabi mo sa kanila, Kristiyana, pang-iing Kristiyana. Naku, pupukuhin nila ako sabay-sabay, sabi niya. Ayun na, gusto ko, pakilala mo sa kanila yung Kristo na sinasabay. Kasi, sa tinagal-tagal ng panahon, at tinagal-tagal lang pang pagmamalitin ko sa iyo, pagsampal ko, pagsurok sa Biblia mo, sa pag-aalipusta ko sa iyo kahit kailan hindi ka bumati. At nararamdaman mo yung pagmamahal ng Kristo mo sa iyo. Dumating ang mga kapatid. Nag-share siya. Lahat yung tumanggap. Isang pamilya tumanggap dahil hindi siya lumalakas sa iyo. Patuloy niya pinapanalangin bakit nakikita si Kristo sa buhay. Ang tanong, nakikita ba si Kristo sa buhay? And then, tayo ito,